Ang paghangad ng mas mataas na oportunidad ay hindi masama. Pero minsan, dapat makontento tayo sa mga bagay na meron tayo. Dahil kahit sa isang maliit na desisyon lamang, ay maaaring maging malaki ang maging kapalit nito. Kagaya na lang ng bida natin ngayon na si Gao Liu, isang dalaga na sumisikat sa telebisyon sa bansang China. Naging bahagi din siya ng mga kilalang movie kagaya ng The Legend of Ancient Sword, Farewell My Lad at marami pang iba. Nakapag-desisyon si Gao Liu na baguhin ang kanyang ilong pero nagdulot ito ng infeksyon at umitim ang kanyang ilong. At kasabay nito ay nasira ang magandang karir at oportunidad bilang isang sumisikat pa lang na artista. Nawala ang matamis na pangarap ni Gao Liu at naging dahilan ito ng kanyang tangkang pagpapakamatay. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe para updated ka sa mga bagong videos na ia-upload sa ating munting channel sa Kuya Rex TV. Si Gao Liu ay naipanganak sa Changsha Mainland sa bansang China. Siya ay nasa 25 years old. Bata pa lamang si Gao Liu ay gustong-gusto na nito ang pag-aarte at pagkanta. At sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang sa mga bagay na hilig niya. Kaya nang tumuntong na siya sa kolehiyo ay pinag-aral siya ng pag-arte at pagkanta sa isang academy. At nang makapagtapos na siya sa pag-aaral ay sinubukan niya na mag-audition sa isang TV station. At nagbabaka sakaling pala rin na makuha sa audition. At nang umakting na si Gao Liu sa harap ng mga judges ay sinuwerte naman siya na makuha sa audition. At dito ay nagsimula ang matamis na pangarap ni Gao Liu na sumikat. At unti-unti ay nagkaroon siya ng mga projects. At bumibida na rin siya sa ilang kilalang mga movie, kagaya ng The Seven Swordsmen, How Far Is Tomorrow, at marami pang iba. At unti-unti ay dumadami na rin ang kanyang mga followers na umabot sa 5 million subscribers. Kaya dahil dito ay mas lalo pa na dumami ang mga offers at pelikula para kay Gao Liu. Isang araw, habang nakatitig si Gao Liu sa kanyang salamin, ay napansin niya na hindi masyadong slim ang hugis ng kanyang ilong. Kaya kinausap niya ang kapwa niya aktres na kaibigan niya. Tinanong niya kung meron ba siyang alam na hospital na nagpapaslim ng ilong. Kaya nirefer si Gao Liu ng kanyang kaibigan sa isang hospital na pinapaslim ang hugis ng ilong. Sinabi pa ng kanyang kaibigan na maraming mga mahuhusay na doktor doon. At marami silang naging pasyente at sa katunayan ay doon din siya nagpaslim ng ilong. Kaya dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan na aktres ay naging masaya naman si Gao Liu. Pero ang hindi niya alam na ito na pala ang simula ng matinding bangungot sa kanyang buhay. At nang makarating na si Gao Liu sa hospital ay kagad naman siya na inisikaso ng mga doktor sa hospital at sinabi pa ng mga doktor na ang operasyon ay matatapos ng 4 oras. At pumayag naman si Gao Liu sa sinabi ng doktor pero bago niya ipabago ang kanyang ilong ay nag-leave muna siya sa kanyang trabaho at pina-extend niya muna ang mga movie drama at TV drama at humingi ng 2 buwan para makapagpahinga galing sa operasyon sa kanyang ilong. Pagkatapos siya payagan ay nagpa-opera na si Gao Liu at matapos ang 4 oras na operasyon ay inakala pa ni Gao Liu na dahil sa operasyon ay mas lalo pa siya nagaganda at sisikat. At nang lumipas na ang 4 oras ay natapos na ang surgery ng kanyang ilong. Noong una ay nakita ni Gao Liu na may dugo ang harap na bahagi ng kanyang ilong pero inakala naman niya na normal ito sa isang surgery. Kaya wala naman siyang naging reklamo. At makalipas ang ilang mga linggo ay napansin niya ang pangangati ng kanyang ilong at sumasakit din ito na parang tinutusok ng karayom. At isa pa sa napansin ni Gao Liu na ang pulang dugo sa kanyang ilong ay paitim ng paitim. Kaya dahil dito ay natakot si Gao Liu na baka masira ang kanyang karir bilang isang sumisikat pa lang na artista. Kaya dahil sa pag-aalala ni Gao Liu ay pinuntahan niya ang hospital kung normal ba ito
at ano ang totoong nangyari sa kanyang ilong at sa pangingitim nito. At nang dumating na siya sa hospital, ay walang maayos na maisagot ang mga doktor sa kanya at wala rin silang pakialam sa nangyari kay Gao Liu at walang aksyon na ginawa. Kahit na gustuhin ni Gao Liu na ipatingin sa ibang doktor ang kanyang ilong, ay wala na rin siyang pera para sa panibagong surgery. Kaya dahil sa takot ni Gao Liu na malaman sa media ang nangyari sa kanyang ilong, ay nagpa siya ito na i-extend pa ang mga drama serye na ipapalabas sana sa taong 2020. At isang taon na hindi nagpakita si Gao Liu sa harap ng telebisyon dahil sa takot na mawala ang mga magagandang opportunities bilang isang pasikat pa lang na aktres. At marami ang nagtaka at nagtanong kung nasaan na ang magandang si Gao Liu. At hindi rin siya humarap sa kanyang 5 million followers na nakasubaybay sa kanya. At makalipas ang isang taon ay nakaipon na siya ulit ng sapat na pera para ipatingin ulit at ulitin ang operasyon sa kanyang ilong. At sa pagkakataon na ito ay pumunta siya sa ibang hospital na may maayos na mga doktor at mahusay sa surgery. Pero bad news ang naging resulta ng pagpunta niya sa doktor dahil sinabi ng doktor kung ipinatingin niya kaagad ang kanyang ilong pagkatapos ng operasyon ng kanyang pagpapaslim ng ilong ay maaari pa sana iyon mabago at maagapan at hindi na mangitim pa. Dahil ang plastic na pampatangos na ilong na nilagay nila sa ilong ni Gao Liu ay hindi tinanggap ng kanyang katawan kaya nagkaroon ito ng dugo at infeksyon dahilan sa pangingitim ng kanyang ilong. At isa pa sa lalong nakapagpadurog sa puso ni Gao Liu ay sinabi ng doktor na hindi na pwede ulitin ang operasyon dahil baka masira ang kanyang mukha. At umuwing umiiyak si Gao Liu at nawalan na ng pag-asa at natakot din siya sa mga paparating pa na mga project sa kanya dahil baka makapagbayad siya dahil pumirma na siya at binigyan ng pera kahit hindi pa nagagawa ang trabaho. At dahil sa pangingitim ng kanyang ilong ay unti-unti nag-atrasa ng mga producers at TV drama kay Gao Liu. Dahil pumangit na si Gao Liu, kaya nawala na siya ng trabaho at nawala na rin siya ng maraming mga projects sa Chinese TV drama. At hindi lang yan ang naging problema ni Gao Liu. Dahil marami din ang nagsampa ng mga reklamo ni Gao Liu dahil sa mga cancel ng mga projects. Kaya pinagbayad siya ng 400,000 yuan o katumbas ng 3 million pesos. Kaya dahil sa pinagdadaanan ni Gao Liu ay naisip niya magpakamatay. Dahil baon na siya sa utang at nawala na rin siya ng mga projects. Hindi niya sukat akalain na ang simpleng pagpapaslim lang ng kanyang ilong ang magiging dahilan para mawala ng tuluyan ang magandang oportunidad bilang isang sumisikat pa lang na artista sa bansang China. Halos mabaliw si Gao Liu sa problemang dumating sa kanyang buhay at nakailang beses na rin siyang muntikang nagpakamatay pero dahil sa mga payo ng kanyang mga kapatid ay hindi ito natuloy. At parati din siyang pinapayuhan ng kanyang mga magulang na dapat tanggapin ang masamang nangyari sa kanyang buhay. Pero hindi nakikinig dito si Gao Liu. Pero isang araw habang siya ay nanonood sa telebisyon ay nakita niya ang mga babaeng inaabuso ng sobra at naisip niya na may mas malala pa pala na nangyari sa kanya. Yun ang mga babaeng naaabuso at naggagahasa at maswerte pa rin siya na hindi niya nadadaanan yun. At dahil sa napanood niya, ay na-realize niya na dapat hindi siya malungkot at matutong tanggapin ang kabiguan at pagkawala ng kanyang karir bilang isang artista at unti-unti ay inaayos na niya ang kanyang buhay. At makalipas ang 5 buwan ay nagising na si Gao Liu sa masamang bangungot na nararanasan niya. At dahil sa handa na niya harapin ang mga followers niya, ay nag-post siya ng mga picture patungkol sa nasira niyang mukha at sa nasira niyang magandang career. At ikinuwento niya ang lahat na nangyari sa kanya at sa nabigong pagpapaslim niya ng kanyang ilong. Marami naman sa mga followers niya ang nagulat sa nakita nila kay Gao Liu at sa malaking pagbabago ng magandang mukha. At dahil sa ginawa ni Gao Liu ay naglabasan din ang iba pang na biktima ng hospital at sa palpak nila na surgery. Kaya dahil sa nalaman ni Gao Liu na hindi lang pala siya ang naging biktima ng hospital
ay sinampahan niya ng patong-patong na kaso ang mga doktor ng hospital at pinagbayad sila ng 400,000 yuan katumbas ng nabayaran niya sa mga cancelled projects niya. At pagkatapos ay tinanggalan naman ng mga lisensya ang anim na doktor na nagsagawa ng operasyon kay Gao Liu. Sa edad na 25 years old, ay nasira ng tuluyan ang napakagandang oportunidad ni Gao Liu bilang isang sumisikat na artista sa larangan ng showbiz. At sa ngayon, si Gao Liu ay nagsimula ng magbagong buhay at nagtayo ng isang negosyo. At nagkaroon na rin siya ng asawa at nagkaroon na ng dalawang anak. At masaya na na namumuhay kasama ang kanyang pamilya at hanggang ngayon ay patuloy na winawarningan ni Gao Liu ang mga gustong magpaslim ng ilong na huwag basta-basta gumawa ng isang maling desisyon na magiging sanhi ng pagkawala ng napakagandang oportunidad at dapat makontento sa kung ano man ang meron tayo.